papurihan, Diyos ng lahat o papuri. Sa kaitasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawi ang daigdigan, lahat ng sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Ginugunita natin po si San Sebastian. Bukod kay San Roque, lumalapit tayo kay San Sebastian. Sa bawat pintuan ng ating opisina dito at mismo sa simbahan, bukod kay San Roque, nandun ang larawan ni San Sebastian na tumutulong sa atin. Mga kapatid, aminin natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ipagkaloob mo sa amin ang espiritu ng katatagan upang kaming tinuruan ng katangihang pagkaulurian ng iyong martir na si San Sebastian ay matutong sundin ang loob mo sa halip na masindak sa mga tao. Inilulug namin sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, matapos mapatay ni David si Goliath, nagbalik na si Haring Saul at ang kanyang mga tauhan. Sa bawat bayang madaanan nila, sinasalubong sila ng mga kababaihan na umaawit at sumasayaw sa saliw ng mga pandereta at alpa. Ganito ang kanilang awit. Libo-libo ang pinatay ni Saul. Ang kay David naman ay 10,000. Nagalit si Saul at naisaloob niya. Kung sinasabi nilang 10,000 ang pinatay ni David at ako'y 100,000 lang, kulang na lamang ay siya ang kilalani nilang hari. At mula noon, naging mainit na ang mata niya kay David. Minsan, nasabi ni Saul kay Jonathan at sa kanyang mga tauhan ang balak niyang pagpatay kay David. Mahal ni Jonathan si David, kaya sinabi niya rito ang balak ng kanyang ama.
ang sabi niya, binabala kang patayin ng aking ama. Bukas ng umaga, magtago ka sa isang lugar. Yayayain ko naman ang aking ama sa may pinagtataguan mo at kakausapin ko tungkol sa iyo. Pagkatapos naming mag-usap, sasabihin ko agad sa iyo ang anumang sasabihin niya. Kinausap nga ni Jonathan ang kanyang ama tungkol kay David. Ama, bakit ibig ninyong patayin si David? Gayong wala namang ginagawang masama sa inyo. Hindi ba't pinakikinabangan ninyo siyang mabuti? Ipinain niya ang kanyang buhay nang harapin niya si Goliath at niloob naman ng Panginoon na magtagumpay siya para sa Israel. Alam ninyo ito at inyo pang ipinagdiwang. Bakit ninyo siya papatayin gayong wala siyang kasalanan? Dahil dito, nagbago ng isip si Saul. Sinabi niya, narinig ng Panginoon, hindi ko na siya papatayin. Ang sagot na ito ng hari ay sinabi naman ni Jonathan kay David. Isinama pa niya si Jonathan sa hari at tulad ng dati, pinaglingkuran niya ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. Maawa ka, Panginoon, ako'y iyong kahabagan. Lagi akong inuusig, nilulusob ng kaaway. Nilulusob nila ako, walang likat maghapunan. O kay rami nila ngayon, sa akin ay lumalaban. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. Ang taglay kong sulirani, nababatid mo ng lahat. Pati mga pagluha ko'y may talaan ka ng ingat. Kung sumapit ang sandaling ako sa iyo ay humibig. Ang lahat ng kaaway ko ay tiyak na malulupig. Pagkat aking nalalamang, Diyos ang nasa aking panig. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. May tiwala ako sa Diyos, pangako niya'y iingatan. Pupurihin ko ang puon sa pangakong binitiwan. Lubos akong umaasa at may tiwala ako sa Diyos. Kung tao ring katulad ko, hindi ako matatakot. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. Ang anumang pangako ko'y dadalhin ko sa iyo, O Diyos. Ang hain ng pasalamat ay sa iyo ihahandog. Pagkat ako ay iniligtas sa bingit ng kamatayan, iniligtas mo rin ako sa ganap na katalunan. Ako ngayon ay lalakad sa harapan mo, O Diyos, na taglay ko ang liwanag na ikaw ang nagdudulot. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. Nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagninging ang pagkabuhay. Alleluia, Alleluia, sumainyo ang Panginoon.
At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, umalis si Jesus at ang kanyang mga alagad at nagpunta sa tabi ng lawa. Sinundan siya ng maraming taong buhat sa Galilea. Naglatingan din naman ang napakaraming tao mula sa Judea, sa Jerusalem, sa Idumea, sa ibayo ng Jordan, at sa palibot ng Tiro at Sidon, nang mabalita nila ang lahat ng ginawa ni Jesus. Nagpahanda si Jesus sa kanyang mga alagad ng isang bangkang magagamit niya upang hindi siya maipit ng mga taong dumaragsa. Marami na siyang pinagaling, kaya pinagdumugan siya ng lahat ng may sakit upang mahipo man lamang sila. Bawat inaalihan ng masasamang espiritu na makakita sa kanya ay nagpapatirapa sa harapan niya at sumisigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." At mahigpit silang pinagbawalan ni Jesus. Ayaw niyang ipagsabi kung sino siya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating butihing pong Jesus Nazareno. Ginugunita po natin ang isa pang patron sa panahon ng pandemya, si San Sebastian. Nung nakaraang linggo, nagmisa, nobinaryo po ko dito sa Basilica Minore ng kapitbahay nating San Sebastian. At nagbahagi po ako tungkol sa katapangan. Katapangan ni San Sebastian. Una na muna tingnan natin ang katapangan sa salita ng Diyos. Sa ating unang pagbasa, unang Samuel. Ito ay ukol ngayon kay David, pero hindi pa siya hari. Kinaiinggitan siya ni Haring Saul. Nung pinatay ni David si Goliath, ang awit, si Saul pinatay libo-libo sa mga kaaway. Si David, 10,000, 10,000 ang pinatay sa mga kaaway. Dito nainggit na si Saul. Ang katapangan ni David ay, siyempre, tinalo niya, pinatay niya ang higanteng si Goliath. Di ba yung ating salmo? Sinabi dito, "Hindi ako matatakot, magiging matapang ako." Ha? Di ba? O, yung iba sa atin, magiging duwag. Ba? May higante, may Goliath, maraming pinatay. Pakbuhan na tayo. Hindi. Si David, walang armas, walang sibat, walang tabak, walang balaraw. Meron lang siya 5 makikinis na bato sapagkat siya'y tirador. Katulad ng 5 sugat ni Jesus na mahalaga, may 5 bato si David. At dito katapangan laban sa malaking Goliath. Matapang, hindi natitinag. Sa ating ebanghelyo, mga kapatid, si Jesus ay maraming pinagaling sa iba't ibang mga lugar. Dinudumog siya ng mga tao. Pinagkakaguluan siya. Eh, may mga masasamang spirito. Yung mga masasamang spirito, ba? Malalakas yan. Ha? Maraming natatakot na tao sa masasamang spirito. Yung mga inaalihan nila, parang nasisiraan ng bait. Naglalaway. Maraming sinasaktan na tao. Dahil nandun nga mga demonyo, mga masasamang spirito. Natakot ba si Jesus sa masasamang spirito, bagamat makapangyarihan, malakas sila?
Hindi. Sa kapangyarihan ng Panginoon, pinalayas, tinalo ni Jesus ang mga masasamang espiritu, katapangan. Dumako tayo sa katapangan ni San Sebastian. O di ba, pamoso, meron tayong maliit na imahe ni San Sebastian sa ating dambana. Ito sa tabi ko, si San Roque, patron tuwing may pandemya. Meron tayong imahe ni San Sebastian, patron din tuwing may pandemya. Siya'y sundalo, matapang siya. Ha? Siyempre, sundalong Romano. At dahil Kristiyano siya, maraming nagbalik loob, naging Kristiyano din sa mga sundalo. Nalaman ito ng emperador, kaya pinapatay siya yung mga magagaling sa pana. Kasi mga kaibigan niya yung kwan yung mga katropa niya. Galing pa ng Norte Africa, yung mga magagaling sa pana. Ginawa siya, napakadaming pana na tumama sa kanyang katawan. Yan ang larawan natin kay San Sebastian. Ngunit, hindi pa siya namatay dahil dito, ha? Katapangan, ha? Upang ibalita, mabuting balita at magbalik loob, maging Kristiyano, yung mga paganong sundalo. Nabuhay pa siya. At hindi nagtatapos dito yung kwento. Nung nakita niya, nabuhay siya, nakita yung emperador. Sinabi niya, buong tapang sinabi niya, bakit niyo inuusig ang mga Kristiyano? Aba, sabi ng emperador, sino to ha, para magsalita sa harap ko ha? Kaya ngayon, sinigurado niyang mamamatay ito. Pinagpapalo, pinagahampas hanggang mamatay. Yan po ang tema natin, katapangan. Kaya wag po tayong matakot, maging matapang po tayo. Sa tulong ni Maria, ni San Jose, nawa po, maging matapang po tayo para sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. Minamahal kong mga kapatid, ipinadala ng Ama ang kanyang anak upang pagalingin tayo. Manalig tayo na hihilumin niya ang ating buong pagkatao. Tugon po natin, Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Ang simbahan sa pamamagitan ng kanyang mga namumuno, naway may tapang na harapin at pasanin ang bigat at hamon ng pagbabago. Manalangin tayo. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Sa mga taong nangangailangan ng tulong, naway huwag nating isara ang ating mga puso. Manalangin tayo. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Ang mga nag-aalaga na mga may sakit, naway huwag silang mapagod at higit pa nila silang bigyan ng personal na atensyon at paggalang. Manalangin tayo. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Ang mga taong mayroong sakit na walang lunas at walang angkop na gamot, naway palakasin sila ng kanilang pananampalataya sa Diyos. Manalangin tayo. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Diyos na mga buhay, tulungan mo kaming may pagpatuloy ang gawain ni Jesus na magbasbas at magpagaling upang tunay naming maipahayag sa lahat ang mabuting balita. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Tanggapin mo yaring aming alay, gawin
Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ang aming mga alay ay maging kalugod-lugod nawa. Ngayong ang iyong martir na si San Sebastian ay ginugunita upang maging kasiyasya sa iyo. Ang paghahain ito katulad ng minahalaga mong pagdanak ng dugo ng banal na mahal mo. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na si San Sebastian ay parangalan. Siya, kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya ay mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel ang nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bagay niyang pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggantipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapi na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat mapumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagdapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabayak na puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Sebastian, San Aloysius Gonzaga, San Lazaro, San Roque, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng manakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahig natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay makapagdulot nawa sa amin ng katatagan na nagkaloob ng katapatan sa paglilingkod at tagumpay sa pagtitiis ng pagsubok sa iyong martir na si San Sebastian sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasin may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan anong kayo narito pa sa daigdig. Maraming gumaling dahil sa pagkandanta mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon kayo nilulahati na dyan sa langit na nanalig kami ngayong pamamagitan ay lubang magaling. Nialay mo po sa Panginoon Diyos sharing aming mahinaing. At sa tulong po niyo ay makamit na kagalingan ang aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoon sa Kristo at inyong po mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salad ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salad ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salad ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasba sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan niyong ka na nagsusumamo sa iyo, makamtanawa nila inyong katugunan at tanggapin na kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon ito. Naway maalala nila mga pangalan sa binyag na ikaw, ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po niyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Nazareno, sinasamba ka namin, inipintuho ka namin, mahal mo ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, I'm not afraid.